Matapos uminom ng mainit na kape, ay hinarap ko ng aking laptop. Dahil may susulat na naman akong bagong kwento. Ang madalas kong isinusulat ay mga nakakatakot na kwento dahil ang favorite kong genre ay horror. Magaling akong pumatay ng mga karakter. Brutal at its finest. Iyon ang dahilan kung bakit marami ang umiidolo sa akin. Kung detalye lang naman ang pag-usapan, lahat ng nasa kwento ko ay detalyado. Yung tipong hindi magtataka mga readers ko o magkaroon ng plot hole. Habang tumatagal, nagkaroon na ako ng mga collections. Nilagyan ko pa ng bungo ng tawang entrance ng bahay ko. Naging mahilig na rin ako magsuot ng mga itim na damit. Pati nga mga sapatos ko ay black na din. Ang una kong kwentong naisulat ay pinamagatang The Forgotten Son. Iyon ay kwento ng isang batang si Julian na kinalimutan at inabandonan ng mga magulang. Kaya sa murang edad nito ay natuto siyang magiganti. Iyon nga lang ay hindi siya nagiganti sa kanyang mga magulang kundi sa mga magulang ng ibang mga bata. Ayaw niya raw kasi na baka iwan din ang ibang mga bata tulad niya. Ayaw niya raw na masaktan ng ibang mga bata kaya mas maigi na patayin niya mga magulang ng mga ito. At ginawa nga niya yun. Dahil sa inosente niya mukha, naging kaibigan niya mga batang nilalapitan niya. At dahil wala siyang matitirhan ng mga panahong iyon, pinapatira siya ng mga naging kaibigan niya. Doon niya nga nagagawa mga gusto niya. Para siyang halimaw, nagagawa niyang pumatay ng walang naririnig na ingay mula sa mga naging biktima niya. Pinupugutan niya ng mga ulo mga ito at hinihiwa ang mga laman. Hindi siya nakaramdam ng kahit anong awa sa mga ito. At kapag dumadating na mga pulis, sinasabayan niya sa pag-iyak ang naiwang mga mahal sa buhay. Hindi siya nagagawang pagdudahan ng mga pulis dahil isa lang siyang bata at hindi yun gawain ng isang bata kundi ng isang halimaw o demonyo. Isa sa mga napakagandang parte ng kwento ay yung nakilala niya ang batang si Selena. Ang ama na lang nito ang kasama niya sa bahay. Ibang naramdaman ni Julian kay Selena, kaya kinibigan niya ito. Pinigilan niyang sarili na huwag saktan ng ama nito nang kinupkup siya nito. Ngunit habang tahimik na natutulog si Julian, nagising siya dahil narinig niya ang ingay sa kwarto ni Selena. Sumisigaw ito, kaya mabilis niyang pinuntahan. Nakita niya ang ama nito na pinagsasamantala ng batang babae. Patuloy itong umiiyak habang unti-unting hinuhubaran ang kanyang ama. Sobrang nagalit si Julian, kaya hinablot niya ang kanyang kutsilyo na palaging nakatago sa kanyang tagiliran. Agad niyang sinaksak ito sa ulo ng ama ni Selena, kaya nahilo ito. Sumakay siya sa nakatumpang katawan at walang tigil na sinasaksak ang mga mata at mukha nito. Sinunod naman niya ang tiyan ng lalaki at sinigurong wala na itong buhay. Hindi nagawang magsalita ni Selena dahil sa sobrang pagkabigla. Nanginginig ito nang nakita si Julian na naliligo sa dugo at nanlilisik ang mga mata. Hindi alam ni Julian ang gagawin dahil yun ang unang beses na may batang nakakita sa kanya habang pinapatay niya ang mahal nito sa buhay. Agad na tumakbo si Julian palabas ng bahay at iniwan si Selena sa loob. Nahirapan ako kung paano ko gagawa ng ending ang kwentong iyon. Kaya ginawa ko iyong kapanapanabik upang tangkilikin ang aking mga mambabasa. Sinabi ko na may karugtong pa iyon at iyon ang hintay nila. Inilabas ko ang pangalawang kwento at pinamagatan ko iyong Don't Leave Me. Si Julian pa rin ang karakter. Ngunit binata na siya. At sinabi ko nga,
iyon ang continuation ng kwentong The Forgotten Son. Sa halip na ipost kong kwento, ay ginawa ko itong libro upang mas kumita ko. At nangyari nga yun. Marami ang gusto makalam kung ano nangyari sa batang killer. Ang kwento ay umiikot sa buhay pag-ibig ni Julian. Dahil nga iniwan siya ng kanyang totoong pamilya, ayaw niyang maiwan pa siya ng babaeng mahal niya. Naging mas nakakatakot si Julian. Ngunit natatabunan ng kademonyo niya dahil sa kanyang napakagwapong mukha. Kahit hindi na nga siya manligaw, maraming babae ang maghahabol at maghahabol sa kanya. Isa na roon si Liza. Maganda at maputi ito. Matagal niya nang gusto si Julian, kaya lagi siya nagpapapansin dito. Habang tumatagal ay nagkagusto na rin si Julian sa kanya. Naging masaya sila. Masaya naman ang dalawa sa simula. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Liza ang pagiging mainiti ng ulo nito. Napagbubuhatan na rin siya ng kamay. At dahil sa takot, ay hiniwalayan niya ito. Ngunit ayaw pumayag ni Julian dahil mahal na mahal niya si Liza. Ayon sa kanya, ayaw lang niya talaga na hindi siya sinusunod. Sinubukan niya magmakaawa, ngunit ayaw ng dalaga. Kaya sinakal niya ito at sinaksak gamit ang kutsilyong laging naroon sa kanyang tagiliran. Pagkatapos nun ay inilibing niya ang bangkay sa likod ng kanyang bahay. Naging ganun ang ikot ng buhay niya. Kapag nagmamahal siya, ngunit iiwan naman, pinapatay niya gamit ang kutsilyo at inililibing sa likod ng bahay niya. Habang tumatagal, mas lalong lumalala ang sitwasyon ni Julian. Nag-iba na rin ang kanyang itsura. Ang maamo at magandang mukha nito ay naging isang halimaw. Para siyang tumanda ng maraming taon. Marami ring tumubo sa kanyang katawan. Kaya nagsusot na siya palagi ng hoodie at maskara. Habang abala sa paggawa ng bagong kwento, nakarinig ako ng malakas na kalusko sa likod ng aking bahay. Napalunok ako. Tumindig ang aking balahibo. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan at binuksan ang pinto sa likod ng bahay. Nakarinig ako ng mga paghiyaw ng mga babae. Mas lalo akong natakot. Kailangan kong ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga mananakit sa akin. Kinuha kong kutsilyong laging nasa tagiliran ko at mahinang lumakad. Bigla akong naalala mga babaeng inilibing ko roon. Naririnig ko pa rin ang mga sigaw at iyak nila. Hindi ko na malaya na tumatawa na ako ng napakalakas. At unti-unting hinubad ang maskara at hoodie. Oo, ako si Julian. Ang karakter sa sarili kong kwento. Isang manunulat. At ang lahat ng kwentong isinulat ko ay hango sa totoo kong buhay. Heh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